Siam Square. So isa sa mga shopping center dito sa... Nag-shopping lang naman ako. So isa sa mga napuntahan ko is yung Gentlewoman. Kung alam niyo yung Gentlewoman, ito sikat na sikat dito and sa Pinas. Pero dito sa Thailand, madami na rin peke. Pumunta ako dito para mayroon akong original bag from Gentlewoman. In fairness, hindi ako nabudol. So yung Gentlewoman, binilan ko lang yung mga kapatid ko. Si Vienna at si Vienna. Tapos, bumili lang ako nung hat, yung bucket hat nila. Kasi gustong-gusto ko yung bucket hat nila. And syempre, hindi mawawala ang Sephora! Sephora products. So mga makeup to, guys. Mga branded, yung mga luxury makeup na hindi masyado makikita sa Pilipinas. Though meron naman yung Dior, YSL, pero yung mga Tarte, yung Pixi, Mario Badescu, mahirap hanapin sa Pilipinas. Kailangan through online. So kaya talagang bumili ako. And bumili ako ng pabango namin ni Daddy. Kahit meron naman sa Greenbelt, dito ko na binili kasi di naman kami nagagawin. Ngayon, yun lang naman. So, shopping center lang naman to, itong Siam Square. Actually, yung mga damit dito, like yung mga iniisip kong mga damit, super pricey. Nang galing kami ng Central World, 900 baht, set lang. So, mga nasa 1,400 plus na. So, not worth it. So, kaya hindi ko na siya binili. Mas inuna kong bilhin itong mga makeup. Kasi ito yung worth the price. Dito sa Chato Chak, sikat dito yung mga damit eh. Para siyang tsanga-tsanggian. Tapos sikat din yung mga food trip. Tapos may mga souvenirs and all. So tignan natin kung ano mabibili natin and magkano ang magagastos natin ngayong gabi. Sana hindi tayo umabot ng 10,000, no? Napaka-impulsive buying na yung gagawin mo kapag 10,000 ang gastos. Ngayon, tignan natin yung mga outfit kasi wala talaga akong dalang damit. Kasi nga, alam kong magdaming magagandang damit dito sa Chato Chak and sa Thailand. Kalat dito yung mga damit na, alam mo yun, pare-parehas lang naman, pero kalat na kalat yung mga damit dito. Ngayon, tignan natin kung magkano yung worth ng mga damit dito pag isang peraso ka lang bibili. So, dito, tignan natin kung magkano. Sabi nila, wag daw mag-convert. Dahil hindi pwedeng hindi magko-convert, baka mabigla ako, no? Ngayon, may mga nagpapasabay din kasi sa akin, like si Vivi's na mga damit, kasi yung mga bet niyang damit, nandito din. Ayan, tingnan natin kung anong damit natin for tomorrow. May gusto na nga akong bilhin na yun. Tara na. So kapag umikot ka sa Chato Chak Market, pare-parehas lang naman ng tinda, pero may mga damit doon na hindi mo makikita sa ibang store. Kaya yun yung mga pinupuntahan ko and doon ako suking-suki. Kahit 900 baht pa yan, talagang binibili ko kasi worth it naman yung price dahil ang ganda ng tela, kailangan talagang mabusisi ka lang sa paghahanap ng damit. 350 baht sa peso, 500 pesos. Hindi ko mawari kung 500 dalawa na ba kasi nasa isang hanger eh. Para ano, hindi tayo mainitan bukas. O mas marami pa, huwag muna ako bumili. Canvas muna. Nakikita ko to sa Shopee, Lazada. Ito. How much? 150. 150 baht. 237 pesos. $270. Isa. Pag dalawa, $400. Nakita mo? Ito mo yung mukha ko. Puti natin. Bili muna tayo ng drinks kasi kumain tayo. Ano ba kayo? For Bielabu, 29 baht. Pag-apat, 100. So ngayon, dito tayo ngayon sa New Signature para bumili ng mga fresh Coco. Ayun na, Universal Coco. So, 60 baht and 80 baht. So, yung Coco Smoothie, ano siya?
126 pesos. Hindi pa makanasa ba ng less than 100. Kasi 60 baht lang siya. Ayun na, may second follower na ako sa Thailand, guys. Ito na talaga. So, ito, 94 pesos. Fresh? 94 pesos. You want one? Yung smoothie, 126 pesos. Follower na tayo dito sa Thailand. Dadagdagan ng trabaho mo. Translation ng Thailand. Nakita mo ba yun? Follower ko na yun, kailangan natin mag-effort sa kanila. Kasi hindi nila maintindihan yung sinasabi ko. Fresh buko. Ganun yung last. As in, super sarap. Bale, hindi na ako magkakape ngayon. Kasi pag nagkape ako ngayong gabi, Pao, hindi tayo makakatulog yan, Pao. Mali ang ginagawa mo. Morder ka ng buko. Mag-edit ako. Morder ka ng buko. Sa mga tita naman dyan, ma-enjoy nyo bumili ng scarf sa dami ng design. So, ito ang pasalubong ko kay mama and sa mga tita ko dyan and sa mga angels ko sa bahay. Uy! Ganito yung mga gusto ni Dada! May binili kasi siyang ganito sa Japan. Mga pang ano to eh, pang... Basta bagay ito sa lalaki. Ganito yung sinusuot mo. What if bumili ako? Pagalawan ko siya. So, nabilang ko na si Daddy ang pasalubong. Ito yung mga gusto kasi niya, yung mga hat. Ito, for only 293 pesos, meron akong dalawang hat. Daddy, Thai boxing. Muay Thai. Muay Thai. Amoy ko na yung mga Tiger Balm. Ito guys, it's yung parang inhaler. Kapag may mga sipon ka, ayan, may mga colds, ayan, may mga, ayan, nasal inhaler. So, ito 100 baht siya. Tapos ito naman, 165. So guys, meron na tayong mga nabiling pasalubong para sa kanila. Wala pa tayong nabibiling damit para bukas, ano? So, nabilan ko na si Daddy. Tapos yung mga nasal inhaler para sa mga masyonda dun sa Pilipinas. Yun yung mga pasalubong natin sa kanila. Kaya naghahanap-hanap tayo ng mga pwedeng bilhin dito kasi parang pare-parehas lang naman. Pare-parehas lang din naman sila ng presyo. Kasi hindi naman yun yung mga target ko na katulad yung magbibenta ng mga pillow. Hinahanap ko yung mga damit. Ito kumbag, yung hindi masyado nakikita sa Pilipinas. Kasi hindi talaga ako bumibili ng sobrang mainstream masyado. Yun, ito yung mga ganito. Magaganda to. Tulad nito. How much? 380? 380 ba? 380 ba?
Bibis, ito na to. Ka na nanay. Nay, gusto nyo? Set ko lang sa mga helper ko. Kaya na nanay. Ang lala. Ano to? Kandina soup? Ay, B. Try ko pumili kay B. Bilang, magkano? 2 pieces, 120. Mabango siya. May... Ang mabango. Bango siya. Bango nga. Kamay mo. Sorry, nag-amo yung kanina. Nag-amo yan. Pili ako. Gusto ko niyan. Pag natin yung baka hindi ma-monetize si YouTube. Pag parang magandang brown. Kamay mo. Ay, dare you, Pao. Kamay mo. Ay, dare you, Danny. Kamay mo. Kamay natin lahat. Baka coconut. Baka iba-iba sila. Coconut. Coconut scent. Coconut scent. Tapos ito, rose. Aloe vera. Kamuin natin yung Jasmine. Nakatoka. Tinatapad sa mukha ni isa-isa. Natapad sa mukha isa-isa. Paano kumaamoy? Sige. Para pag maghuhugas sila ng kamay. Okay guys, so dito ako bumili ng mga damit para bukas. Kasi nga wala akong dalang damit. Nabudol ako, hindi na ako tumingin sa presyo. Alam nyo na kung bakit, damit yan. $150 Guys, grabe pong bubudol to. Alam mo, mahilig talaga ako sa scarf. Ngayon kasi, ayoko na mabigay ng mga ref magnet eh. So yung mga pang talagang magagamit nila, like yun yung mga pasalubukan na nanay. Yung mga scarf dito, ₱150, not bad dahil sobrang ganda talaga. At saka magagamit nila yun. Wala pa rin ako nabibili para sa sarili ko. Nabibili ko para sa kanila kasi nagagandahan ako at saka yung mga magagamit nila. Ewan ko ba? Pag nandito ka sa ganitong lugar, parang wala kang mabili sa sarili mo. Unti naman. Parang hindi naman ako naniniwala. Bakit? Habang ganito yung bag niya. Habang lahat to kay Mick. So far, madami na tayong nabili. So actually, mga mura naman talaga. Yung mga tinitinda dito. Pero yung sa mga damit, like sa mga pang babae, overpriced sila para dun sa mga tela. So hindi siya worth it na $300, $400. Pero dahil wala akong choice kasi hindi ako nagdala ng damit, wala akong karapatang umangal. Mas nagustuhan ko lang talaga yung mga pasalubong ko sa mga pamangkin ko, yan kana nanay. Kasi gaganda talaga yung quality. Grabe no? Sobrang bigat. Ganda kasi sobra. Imagine, ₱150. Not bad. Maganda talaga. Binigyan pa nila ako ng free. Dami talaga. Parang kumbaga, masaya sila ako yung naka-ROI sa kanila ngayong akar. So meron na akong damit para bukas. Okay na yun. Bibili man ako ulit, abangan nyo na lang. Day 1 pa lang to. Okay guys, so tapos na. Hindi na kami naghiwalay kasi talagang grabe na yung damage naming tatlo. Sila, hindi ko lang alam. Ano nangyari sa'yo? Nakabili naman ako ng top, parang tapos pantulo, sleepwear, ganyan. Taray naman ng sleepwear, talagang hindi nung binili sa Thailand. Oo, kasi ang mura, $150 lang. $150. Ano ba nabili mo? Yun lang? Yun lang, t-shirt lang. Bilis lang ako. Anong t-shirt I love Thailand? Gaga, hindi. Masa cute lang na oversized t-shirt lang na magandang formahan. Wow! Ikaw, Yanni! Nakarami to. Ito ba I love Thailand? Kaya, kami I love Thailand. Ayun, meron. Souvenir. Thailand na ano. Okay. Wow! Cloud bag. It's giving. Thank you. Kasi madam naka H&M. H&M. Only in Charichak. Nakabili ako ng para damit ko bukas. Wala. Chill day lang. Tama lang naka-sleeveless kami bukas kasi sa next tour namin. Bawal naka-chinelas, bawal naka-short, bawal sleeveless, bawal revealing. Okay naman, mapapagastos ka lang talaga. Sobrang mura kasi ng mga binili. Pero nagko-convert kasi ako eh, namamahalan ako.
yung t-shirt dito, parang mabibili ko 250 pesos sa Maynila. Magkano yan? Masarap maglakad kasi hindi masyadong crowded. Tapos medyo mahangin din. Malamig-lamig. At, yun nga, mura. Tapos, mas nakakamura kapag wholesale mo pinibili. Bumili kasi siya ng merch ng Blackpink. Grabe naman yung may H&M ako, may Blackpink ako. Tapos yung akin ito. Sister ko naman, ano naman nawili mo? Yung haul mo ba yan? Lahat yan hindi sa akin. Para sa pamilya. Para sa mga pamangkin ko, Dai. Sobrang cute niya. Sobrang cute. Alam na alam yung may kiss niya. Ito, kay Kidlat. Labu. Wow. Strawberry. 200 baht to. Tapos ito kay Zion. Ma-advise ko, huwag kayong pumunta ng Chato Chok Market. Huwag naman yung gatekeep. Huwag kayong pumunta, talagang papagastos kayo. Hindi ko alam kung nakamagkano ko tonight, pero huwag na lang natin isipin yung mga nagastos natin. Ang mahalaga, masaya tayo. Pag napapagastos kayo, isipin na lang na masaya ka. Deserve ko to.